Ikukwento ko po yung buhay ko nung wala po ako sa Panginoon. Isa pa ako sa anak po ng pastor. Dumating po sa buhay namin na nag-question kami sa Panginoon, bakit niya inaalaw yung buhay na pinagdadaanan po namin. Dumating din po sa point ng buhay namin na kami po ay nanuyo. Whole family po nawala po ng almost 7 years. Dumating din po sa buhay namin na maaga po nagkasakit si Papa. At ayun yung dahilan kung bakit ako natutong maghahanap buhay. Dati po akong nangangalakal po, kumakain ng pagkain nang galing sa basura. Nagtrabaho po ako ng iba't ibang klaseng trabaho para lang mabuhay at makatulong po sa aking magulang. Ayun po yung start na nag-rebelde po ako sa magulang ko, sa Panginoon. Dumating din po sa time na yung family ko, yung kapatid ng magulang ko, alas ayaw na po sa akin, tinatakwi na po ako. Nagbantay po ako sa computer shop for how many years. Doon nagsimula yung pinakamaruming buhay ko. Sumama po ako sa iba't ibang klaseng tao, sa mga kalokohan. Doon din po nagsimula na iniiyakan na po ako ng magulang ko. At one time, parang may bumulong sa akin na umuwi at bumalik sa bahay. Doon po ako natulog at pagkagising ko, Sunday morning, November 2014, tinanong ko yung magulang ko, "Ma, saan po ba't kayo pupunta at gusto ko pong sumama?" Sabi ng mama ko, "Sa church." May gustong gawin ng Panginoon sa buhay ko. So yun, nag-start na, nakapag-church na ako. Marami akong katanungan, bakit ito yung ginagawa nila? Doon din lumabas yung pagiging mahiyain ko. Dumating yung iba't ibang Sunday, unti-unti ko na po na-enjoy kung ano yung nangyayari sa church. At bigla po akong in-invite ni Kuya Jans, isa po sa member ng music team. At sabi niya sa akin, "Gusto mo bang sumama sa music team?" Sabi ko po, "Gusto kong magpagamit sa Panginoon." Bigla po ako nag-audition at nagtanong ako, ano yung purpose ko kung bakit gusto kong sumama sa ministry ito? Tumagal po ako ng 1.5 years sa kakahintay at minsan dumating din po sa buhay ko, magpapatuloy po ba ako? Ano po ba yung dahilan kung bakit ako nandito? Minsan dumating din sa buhay ko na gusto ko nang umalis dahil di ko alam kung ano yung purpose ko. Unti-unti ko pong naranasan at na-feel kung ano po talaga yung meaning ng worship. Marami nag-discourage sa akin na huwag kang magpatuloy kasi wala kang mararating. Kung may mga bagay man na bumibigas sa aking puso, turuan niyo po ako, Panginoon. Dun ko po na-realize na lahat ng impossible things para kay God nagiging possible things. Lahat ng mga bagay na hindi ka deserving, para kay God deserving ka. Thankful ako sa Panginoon kasi isa akong bata na pasaway, nag-rebelde. Pero ito yung bata ngayon na ginagamit ng Panginoon para po sa kaluwalhatian niya. So pong i-encourage kayo, kung na-feel nyo, nagiging hopeless na kayo sa buhay, marami na akong question. Nandito si Lord na handa kayong tanggapin. Thankful din po ako kasi binigyan ako ng Panginoon ng tunay na mga kaibigan. Papasalamat po ako sa Unite Family, sa mga youth pastor, kay Pastor Didi, kay Pastor Pete, Pastor Roxanne, na sila po yung naggabay sa akin. In-empower po nila ako nung time na nanghina ako. Pero pinatunayan ng Panginoon yung grasya niya sa akin. Ni-reveal niya na ano ba yung ginagawa mo para mabuhay dati kaysa ngayon. Kapasalamat po talaga ako kasi di po ako pinapabayaan ng Panginoon. Isa po ako sa binigyan ng purpose ng Panginoon. Huwag po kayong mahiyang lumapit sa ating Panginoon kasi kahit kailan di niya po tayo iiwan, di niya po tayo papabayaan. At ayun lang po ang aking kwento. Salamat po. Maganda buhay po.